Kabilang sa isinailalim sa state of calamity ang Misamis Oriental na nasasakupan ng Northern Mindanao. Sa munisipalidad ng Tagaloan, makikita ang mga pinatapang puno ng Bagyong Odette. Ang ilan humampas at kumapit pa sa mga pundasyon ng Tagaloan Bridge sa Barangay Santa Cruz. Ang mamang ito pilit tinitibag ang nakayakap na puno sa tulay para maiwasang kumawala ng buo at tumama sa mga bahay. Pero mas malupit ang inabot ng Barangay Santa Ana na natangaya ng mga bahay dahil sa bumigay na dike. Isa sa nawasak ang bahay ng kapatid ni Rovelin Aga na nakikituloy muna sa kanilang kaanak. Napaiyak din siya sa sama ng loob dahil kailangan pa umanong magpakaawa para makatanggap ng tulong. Dili man amo bisan pobre mi ma'am kay dili na mo nandan nga muangad gani kung asa man mangayo o dili. Kay nakuanan magunda kon ma mga kanang mo ana bitotag mga aitya ma'am. Pagpatabang, ilaratang labay-labayan, dili tabangan, dili na lang. Ang kailangan lang anya nila tulong para maitayo ang nawasak na bahay. Kwento naman ni Father Paterno Maestrado, dati nilang kumbento ang lugar na ito na ngayon ay tila hinalukay na lang na lupa. Pero mas pinakikiusap ni Father Paterno ang tulong sa mga taga ritong nasalanta. Sabi nila mayroong tulong pero hindi pa kami nakatanggap. Walang relief. Walang relief. Kung mayroong mga tulong na malaking tulong na yung mga puhunan ba? Kabuhayan, yes. Ang isang epekto na iniwan ng Bagyong Odette dito sa Santa Ana, Tagalongan, Misamis Oriental, hindi lang yung baha, kundi yung naputol na tulay na nagsisilbi na daanan ng kanilang komersyo sa paloob at palabas ng munisipalidad na ito. Hindi lang yan. Isang masama pang panahon na tumama dito, pwede rin na maputol itong tubo na ito na nagsisilbing taga-supply ng tubig sa isang malaking komunidad dito. Ang mga motorista nag-iingat sa pagdaan sa naukang tulay dulot pa rin ng bagyo. Pagkasira nito, may tulay sila na ginagamit pero sa mga motor lang. Hindi gaya ng itong mga pickup. Ginawan na lang ang paraan para madaanan lang talaga. Yun na sa lalim. Yung PB deck, may relocation area doon sa may Barangay Santa Ana na kami yung nagsusupply ng tubig. So, hanap kami ng paraan paano hindi ito maputol, itong tubo na to, para hindi sila mawala ng tubig. Mahigit 2,000 tao ang naapektuhan ng Bagyong Odette sa Tagaloan kung saan nasa mahigit 100 bahay ang nawasak at 2 tulay ang nasira. Sa ulat ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 10, pinakamarami ang tinamaan ng Bagyong Odette sa Misamis Oriental. 4 ang naiulat na nasawi at maraming pananim ang nawasak. Sherian Torres, ABS-CBN News.